sa isang magandang pagkakataon na kami muling tinipon mo upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay na pahiram, sa aming kalakasan, sa kapayapaan ng puso't kaisipan. Salamat din po, Ama, sa isang gawaing na pangkabanalan kung saan dito ay ginamit mo ang taong iyong kinalugdan upang ilahad banal na aral mo, mga salita mo na nagiging gamot sa taong may karamdaman sa isip, physical man o ang kaluluwa. Salamat po, Ama, sa mga ginagamit mong kapatid sa bawat pagtindi, kami nakakapulot ng aral, maging kalakasan, upang dito'y pagtibayin nga ang pag-ibig mo'y dalisay at ang pagkilos mo sa bawat isang anak mo ay walang hangganan. Sadyang dakila ka, Ama, pagkilos mo ay walang kapara. Gumagalaw ka sa bawat isa na hindi namamalayan at walang pag-iingay at walang pagkukunwari ni Muntiman. Salamat po, Ama, sa araw na ito, kung paanong aming pagsasaluhan, kung ano ang idinatal mo sa aking kaisipan, nawa ito ay maabot ng bawat anak mong iyong binahagingan ng iyong kadalisayan ng pagkilos mo sa bawat isang naririto. Salamat po, Ama, papuring walang hanggan ang aming itinataas sa iyong dakilang pangalan sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa gabay ng Inang Birheng Maria, kaisang aming Apo Kunching na kinalugdan mo. Amen. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Alam niyo, mga kapatid, sadyang napakabuti po ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Amen. Sapagkat kung hindi po siya mabuti, wala tayong lahat rito. Amen po ba doon? Yes, amen na amen po doon. At ang kadakilaan po niya ay walang hangganan. Ang pag-ibig niya ay walang katapusan. At alam niyo po, mga kapatid, kagabi napaka-fresh po nito. Although ang aking tema sa anong gustong pagnilayan natin ay ang pagkilos ng Diyos. Sapagkat nga po, ang pagkilos ng Diyos ay hindi natin nararamdaman o nakikita man lamang. Amen po ba doon? Siya ay kumikilos sa ating buong pagkatao nang hindi natin namamalayan. Amen po ba? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen po ba para sa kapatid kong Mirna? Amen. Amen na amen po doon. Sapagkat siya ay napakamapagmahal. Sadyang mabuti siya. Bagamat, mga kapatid, ang ating pagninilayan ay ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, napakabuti niya sapagkat hindi pa tayo humihiling, kumikilos na siya. Amen po ba? At isang patotoo, kagabi po, this is napaka-fresh po nito, kami po ay nag-vigil kagabi. At ang kawandos po sa pangunguna ng aming inang pastol, na si Mami Beth, ay meron pong napakagandang tema. Kapahintulutan niyo po, 10 ng aking mga kapatid na alagad, na ibahagi ko ito, sapagkat napakaganda po pala. Alam niyo po dito, kagabi habang kami nagbabahaginan, ang ibinigay pong tema na pagninilaya namin ng aming inang pastol ay ang denial. Sa Tagalog, ay ang pagtatatwa sa Panginoon. Alam niyo po, sadyang napakabuti ng Ama. Gumagamit po siya ng tao, bagamat hindi siya natin pwedeng kausapin, hindi siya pwedeng magsalita sa harap natin, subalit gagamit at gagamit siya ng tao upang ihayag ang kalooban niya. Dito po ay pare-pareho kami, meron po kaming siyam sa loob ng adoration na nag-vigil. All the while, akala po namin, bagamat kami ay naririto na at nabahaginan na, ay sapat na yon. Bagamat kami naririto at nagsisi sa aming kasalanan,
Sapat na yon. Meron pa po pala tayong mga nagagawang hindi natin nababatid na isang napakalaking kasalanan at ito ay ang pagtatatwa sa Panginoon. Sabi po ng aming inang pastol, meron daw po tatlong klase ng pagtatatwa. Ito daw po ay isang silent denial o yung pagtatatwa na hindi tayo nagsasalita o nasa sa loob lang natin. Meron naman daw pong pangalawa ay yung action denial. Action denial, yung pong alam na nating mali yung mga ginagawa pero we keep on doing. At yung higit sa lahat, yung oral denial. Alam ko po, kagaya ko, kagaya ng mga kapatid ko sa adoration kagabi, at alam, nananalig po akong isa din kayo na may nagawang denial para sa Panginoon. Nasa sa inyo na lang pong kalooban ng pagtanggap, ang pag-amin, kung anong pagde-deny na ginawa ninyo sa Panginoon. Ito maaari ay isang at tinanong ka ng kapitbahay mo kung saan ka pupunta, gaya ng naganap sa kalooban ko, na talagang pinagsisihan ko, nung ako'y bago-bago pa lang na umaattend sa gawain na ito. Kapag may nagtanong sa akin, kapwa ko ka-opisina, saan ka nagpupunta? At umaalis ka sa office, hindi ko po agad masabi. Sabi ko, may tutunguhan lang ako. At ito po, pamula noon, nang ako'y madako dito at nakadinig ng banal na salita at nadidinig ko ang mga mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sising-sisi po ako at hindi lamang po yun. Hiyang-hiya po ako sa Panginoon. Kayo po ba ganun din? Dumating na po ba kayo dun sa punto na nahihiya kayo sabihin, pupunta ako sa paligid, sa Divine Mercy, para umattend ng gawain kay Apo Kunching. Isa na din po ba kayo doon? Taas nga po ang kamay, bagamat walang magtata. Ay, meron! Sinana, isa, dalawa. Meron pala, salamat po sa magiging matapat ninyo. Nagagalak po ang Panginoon sa inyo. Hindi po ba nakakasisi? Hindi po ba? Sapagkat ang gawin ito ay gawain ng Panginoon, ng Diyos na buhay, ang nagtutura na ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sinambit ko po ito bilang introduction sa ating talakayan sa umagang ito, sapagkat alam ko po, marami sa inyo ang nakadama na ng pagkilos ng Ama, subalit, nasaan po ang katapatan? Nawa po ang bawat isa sa inyo nakadama ng pagkilos ng Panginoon ay maging matatag na tumayo sa harapan upang isiwalat ang kabutihan niya. Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos. At meron po palang tatlong karakteristik ang Panginoon. Alam niyo po, pagsakay namin ng sasakyan kagabi, sabi ko sa aking inang pastol, Mami, ano nga po yun? Omnipresent? Omnipotent? Omniscient? Omnipresent, ibig sabihin po, gaya ng paliwanag ng inang pastol, ang Panginoon daw po ay everywhere. Amen po ba doon? Amen. Kahit po nasa sulo ka ng bahay mo, nasa loob ka ng kwarto at nasa CR ka pa, o kaya'y nasa silong, o nasa dugout ka pa, God is everywhere. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. God is omniscient. Ibig sabihin po, alam niya ang lahat. Kabisote po kasi, kung makakalimutin ako eh. God knows everything. Omniscient. Alam niya po ang lahat. Alam niya po ang laman ng puso mo. Sampu ng iniisip mo. Alam niya din po ang mga pagdududa mo sa bawat pagtungo mo, sa bawat nagtutura na pinakikinggan mo. Alam po nila, alam po ng Panginoon kung ano ang laman ng ating kaisipan at kung ano ang buo natin pagkatao. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. And lastly, God is omnipotent. Alam niyo po, sabi ko kagabi, siguro ka ako yung omnipotente. Come from the root word, potential. From the word potential. Ang Panginoon ay meron siyang potential. Napakalaki ng kanyang potential to make impossible to possible. Amen po ba doon? Tama po ba ako inang pastor? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Naku, napapahaba po sapagkat sadyang napakaganda ng aming tema kagabi. Hanggang sa matutulog ako, hanggang sa pagising, naiisip ko ito. At nahihiya ako sa Panginoon sapagkat sa hindi ko kamalayan kung paanong ako ay ginagamit niya at pinagtuturanan ang mga mali kong kaisipan kapag siyang nangunguna aking palang isang malaking pagkakasala. Ano po yun? Ito po ay gusto kong sabihin sa inyo. Yung po bang, hindi po ba pag nagpapabendisyon tayo? Kuminsan po ay nagtuturan sa atin. Subalit ang itinuturan sa atin ay hindi natin sinusunod. Amen po ba doon? At isa na naman po pala ako doon. Ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal kong kapatid na Mirna, kapatid na Berhel, kapatid na Dory, ay nagturan sa akin, gagamitin daw niya ang labi ko. At ito ay madalas kong nadidinig sa kapatid kong Mirna, sa inaanak kong Mirna. Dapat po pala, kung ano ang kadakilaan ng Ama na ipinadama sa atin, ipinagkaloob sa atin, buong tapang nating ipagsigawan upang mabatid ng nakararami ang kanyang kapangyarihan na walang hangganan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At muli po, doon ay ipinakilala ko at ipinakita ko sa maling kaparaan at nasa kagustuhan ko na kapag may facilitator dito na nakatindig, bagamat nandun nagmarubdob na damdamin, gusto ko magtaas ng kamay. Sapagkat kung natatandaan nyo, no, nasabi ko na, kapag tumayo ang inang pastol at nagbabahagi ng ganito, ang sinasabi ng sarili ko, meron din ako noon. Marami ako noon. Nakadama ako noon. Ginawa ng Panginoon sa akin yon. Subalit ang mali kong kaparaanan, sa kagustuhan ko ang marami ay makapagbahagi at ang karamihan ang nais ko ay ang mga tagasunod, dili kaya'y pasyete. Mali po pala yun. Sapagkat, sa pagkaumit ng dila ko, yung po pala ay silent denial. Palakpakan po natin ng Diyos. Kung kaya, sabi ko kagabi, sa aking pagdulog sa Panginoon, Panginoon, patawad po, sorry po talaga. Subalit, dumudulog ako sa iyo ng tiklop tuhod. Patuloy mo pong ipagkaloob sa akin ang liwanag na sa akin iyong ibinigay. Bigyan mo po ako ng katatagan upang makapagsiwalat ng kadakilaan mo, ng kapurihan mo. Buong tatag kong maipahayag ang pag-ibig mo at higit sa lahat. Makasunod ako sa aral mo. Buhay ang Diyos. Alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo? Sinihiling niyo pa lang bago niyo hilingin, ibinigay niya na. Amen po ba doon? Isang buhay na patotoo kung paanong ako'y dumulog sa Ama, nadagdagan ng aking karunungan na pangkabanalan upang ito'y maibahagi ko. Hindi ko pa pala nasasabi, ibinigay niya na sa katauhan ng aming inang pastol sa pamamagitan ng temang aming pinagsaluhan kagabi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Masaya po ba kayo? Nakaka-relay po ba kayo? Sobra po. At para po sa pasimula ng ating gawain, baka maubos ko yung oras sa sobrang galak ng puso ko. Nais ko pong tawagin ang aking inang pastol upang dagdagan kung ano ang aming pinagsaluhan, bagamat ito'y alam ko pa din na kalooban ng Ama para sa temang naturingan. Lakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa Mami Beth. Salamat pong muli aming Panginoon sa pagkakataong ibinigay upang muli makatayo ako sa harapan ninyo. Sana po hindi po kayo magsawa. Hindi po ako kasi po pwedeng hindi tumindig pag ako'y tinawag. Kasi hindi naman po tao yung naguuto sa mga nagpapasilitate kung sino yung tatawagin. Ipinapakita po sa aming mga mata, pinababatid sa amin kung sino yung marapat naming tawagin. Kaya pag hindi ka tumayo at tinawag ka, ito po ay isang pagtataksil sa Panginoon. Pagtatatwa sa Panginoon. Ito po yung sinasabi ko sa kanilang pinaliwanag ko na yung silent denial. Silently, dinideny mo yung Panginoon sapagkat kahit tinawag ka upang ipahayag ang kadakilaan niya, ayaw mong gumanap. Dinideny mo siya silently. Nawa po, pag po tinawag kayo, huwag po kayong matakot na hindi magbahagi sapagkat kung nagtitiwala kayo sa Panginoon, gagamitin lang po naman yung bibig ninyo eh. Hindi naman po kayo yung
Yung ibig kong sabihin, directly magsasalita sa mga taong kaharap ninyo. Kaya wag niyo pong sasabihin yung sinasabi niyo madalas na hindi po ako sanay magsalita sa harap ng tao, kaya ako po ay ninenerbiyos. Huwag niyo pong sasabihin yan, sapagkat iyon po ay palatandaan ang kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon na nagkaroon ng trust, ng tiwala sa inyo na bahaginan kayo ng mga salita upang isiwalat ninyo sa mga tao. Kaya kung bibigyan kayo ng pagkakataon, grab the opportunity. Magpasalamat kayo sapagkat sa katatayuan natin, kalalagayan natin, katulad ko na makasalanan din naman, patuloy akong pinagtitiwalaan ng Panginoon. Kaya hindi po ako po pwedeng hindi tumayo. Sapagkat pag hindi ko pinakinggan ang panawagan ng Panginoon, silently, dinideny ko siya. At ayaw ko pong maganap ito sa buhay ko na itatwa ko siya sa pamamagitan ng pananahimik at pag-reject sa panawagan ng Panginoon sa akin. Ang tema po ng kapatid natin ay pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, mga kapatid, minuminuto naman, segundo, kumikilos ang Diyos sa buhay natin eh. Amen? Totoo po ba yon? Kaya lang po, merong isang kaganapan sa buhay natin na napakalakas ng impact ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At kailan po nagaganap ito? Kung ang feeling mo ay parang hopeless ka na, na hindi mo na kaya ang pinagdadaanan mo, saka mo palang nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo kung nagkaroon ng solusyon yung pinagdadaanan mong mabigat sa buhay mo. Pero mga kapatid, sa totoo lang po, right at this moment, right at this second, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Sa paanong kaparaanan? Kumikilos siya. Nililiwanagan niya ang pandinig mo upang ang lahat ng ibinabahagi dito ay marinig mo. Amen? Pangalawang pagkilos niya, pinapayapa ang kalooban ninyo. Tinatanggal sa kaisipan ninyo yung makagugulo sa kaisipan ninyo upang hindi kayo makinig. Kaya sa sandaling ito, habang nakaupo kayo at ang iniisip ninyo, naku, natanggal ko ba yung pagkakatalsa ko ng plancha? Baka hindi ko natanggal. Naku, yun yatang kalan, hindi ko napatay. Naku, darating yung anak ko mamayang alas 11, hindi pa ako nakaluluto. Hindi po kumikilos ang Diyos sa buhay nyo na yan at this moment. Sapagkat kung kumikilos ang Diyos sa buhay ninyo, right at this moment, habang nakaupo kayo, pinapayapa ng Diyos ang kaisipan ninyo upang tumanggap ang diwa at ang puso ng mga bagay na napapakinggan nyo sa oras na ito. Amen? Kaya at this moment, kung bakit ko ba laging nasasabi yung at this moment, sa pagkakataong ito, mga kapatid, makapagninilay kayo, tanungin nyo yung sarili nyo, ngayon na, kumikilos ba ngayon ang Diyos sa buhay ko? Tanungin nyo po. Kung may focus kayo sa pakikinig, hindi kayo na-distract sa anumang bagay, 100%, kumikilos ang Diyos ngayon sa buhay nyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kung hindi kayo nagkakaringgan na ang bawat salita ay malinaw na pumapasok sa inyong kaisipan, tumutugon sa inyong puso, isa pang palatandaan, kumikilos ang Diyos sa buhay ninyo. Amen? Isa pang palatandaan, kung sa sandaling ito, hindi kayo nababagot sa mga nagsasalita, hindi kayo naiinip sa paglabas ng mahal na Apo Kunching, kundi ang bawat salitang ipinahahayag dito ay nagagala kayo, isang palatandaan, kumikilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya, maaari niyong tanungin, kumikilos ba siya sa akin sa sandaling ito? Kung yung mga palatandaang tinuran ko ay nararamdaman ninyo, yun ang tatlong beses ang inyong kanang balikat. Katulad ng ginagawa ko, gawin nyo nga. Tapikin ang tatlong beses. Sabihin nyo sa sarili nyo, congratulations. Bakit congratulations? Nararamdaman ninyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo. Sabi ko nga mga kapatid, sa bawat segundo kumikilos siya. Kaya lamang nung hindi pa bukas ang ating kaisipan, ang akala natin, pag yung mabigat na problema ay binigyan ng kalutasan ng Panginoon, akala natin noon lang kumilos ang Diyos sa buhay natin. Mali po iyon. Muli kong uulitin,
Sa oras na imulat ninyo ang inyong mga mata, nararamdaman nyo na ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Gusto ko lamang pong bigyan ng pagpapahayag na naramdaman ko ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko, yung talagang malakas ang impact. Yung malakas na impact. Kasi po yung mga nangyayari ngayon, hindi nyo masyadong nararamdaman eh. Akala nyo, normal lang yun eh. Amen? Pero hindi nyo alam, yun na nga po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Yung impact, kung paano ko siya naramdaman. Hindi pa po ako lingkod. Matagal pang panahon bago ako maging lingkod. Naging lingkod po kasi ako dito 2006 eh. August 27, 2006, nang ako po ay nagsimulang maglingkod dito sa banal na lugar na ito. Yun po yung pecha. Kaya po, 2006, malapit na po akong mag 10 years. Malapit na po pala akong maging isang dekada sa aking paglilingkod. Ang Apo Kunching, isang dekada at kalahati na. Going to 15 years ya eh. Ako po, magsasampu pa lang itong August 27, 2016. Yun po yung aking eksaktong date ng paglingkod dito. Nung hindi ko pa po ganap na nakikilala ang Panginoon, siya po pala eh, kumikilos na sa buhay ko. Kaya lang nai-ignore ko. Kasi po, ang laman ng kaisipan ko ay mga bagay na makasanlibutan. Kaya ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko, hindi ko ganap na nararamdaman. Kailan ko lang naramdaman? Isang pagkakataon, nabanggit ko na po sa inyo, maliliit yung mga anak ko noon eh. Kaya napaka-insecure ko talaga kung mawawala ang kabiyak ng puso ko. Pulis po kasi siya eh. Ang una po niyang assignment sa narcotics. Napakahirap po ng kanyang assignment. Bakit? Tumutugis sila ng mga drug addicts, tumutugis ng mga drug pusher. Talagang mahirap. Napaka mapanganib ng kanyang trabaho. Sapagkat alam niya naman ang mga drug pusers, wala namang sasantuhin yan eh. Basta nasa influence ng drug eh, wala silang sasantuhin. Isang araw po ng buwan na yon, taon na yon, hating gabi na wala pa. Medyo kinakabahan ako. Ba't kaya wala pa siya? Hanggang maghating gabi, wala pa rin siya. Siyempre, ako hindi ako makatulog dahil wala pa siya. Alas dos ng madaling araw, may kumatok sa gate namin. Nang ako'y bumaba, mayroong pulis sa kami isang kasama. Sabi po niya sa akin, Mrs., huwag po kayong mabibigla. Nabaril po yung asawa ninyo. Sa ganong katatayuan, ganong kamang katatag, iniisip ko yung apat na anak na palalakihin ko, talagang sobra ang naging takot ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko sa balitang ipinarating niya sa akin. Ang tanong ko po agad, buhay pa ba? Buti na lamang po sumagot ng, oo, buhay pa po siya. May pag-asa pa. Nang marinig po ito, nagising po yung mga kapitbahay namin. Kasi nga, this oras ng gabi, narinig nila yung usapan sa gate namin. Meron akong kapitbahay, may sasakyan. Sinabi niya sa akin na, huwag kang mag-alala. Ilalabas ko yung sasakyan, pupuntahan natin siya. Dinala po sa provincial hospital sa Malolos. Nang makarating na, nang habang kami po'y nakasakay sa sasakyan, ako'y mataimtim na nananalangin. Subalit, right at that moment, ito na naman yung right at that moment, naramdaman ko na ang pagkilos ng Diyos sapagkat meron akong nakitang liwanag na nag-flash sa harapan ko. Inangking ko po, bagamat wala pa ako dito, sarado pa sa gawaing kabanalan, inangking ko na po na yung flash ng light na yon ay mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Nang ako po'y dumating na sa ospital, pagsilip ko, yung bed nung husband ko, hindi po yung naka-flat na ganyan, yung naka-tilt, nakahapay na ganyan, at nakita ko po siya'y nakangiti. Kaya nabuhay po yung loob ko at nagtiwala ako na talagang kumikilos na ang Diyos sa amin. Pagdating ko po, pagsayad ng pa ako, sinalubong po ako ng doktor. Sabi niya, Mrs., kayo na lamang po ang hinihintay namin. Kailangan pong pirmahan ninyo ito sapagkat ang asawa ninyo ay mag-a-undergo ng operation sapagkat ang tama ng Armalite ay dito sa kanyang tiyan. Alam niyo po, ba't hindi ko po sasabihin kumikilos ang Diyos?
Hindi naman po single shot eh. Armalite. Alam niyo po ang Armalite kung pumutok. Automatic po yun. Sunod-sunod. Kumilos ang Diyos. Isa man sa internal organs ng tiyan, walang tinamaan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung tutuusin sa ating tiyan, nandyan ang atay, nandyan ang bituka, nandyan lahat ang internal organs natin. Pero sa pagkilos ng Panginoon, walang tinamaan kahit isa mang parte ng kanyang internal organs. Kumilos ang Diyos sapagkat mapanganib, puser yung kanyang nakalaban na maaring rumes back anytime. Kumilos ang Diyos kahit wala kaming pera. Inilipat ang asawa ko sa isang pribadong ospital, pinabantayan ng 24 oras sa dalawang pulis, hindi kami iniwanan hanggang kami makalabas. Sino kumilos? Tao? Hindi. Diyos pa rin ang ganap na nagbigay ng kaligtasan. Yan po yung mga pangyayari sa buhay ko na talagang hindi ko makakalimutan. Napakalakas ng impact ng pagkilos ng Diyos sa buhay namin. Tapos nagkwento siya. Sabi ko sa kanya, ba't nadali ka? Sabi kong ganun sa kanya. Eh kasi Eka, yung sinosurveillance naming po sir, 3 years na naming sinosurveillance. Nung unang taon na sinosurveillance namin siya, mataba. Eh pumayat na. Siyempre, sa kaa-addict niya, pumayat na. Nasa harap na pala niya, hindi pa siya nakilala, kaya naratsyada siya ng Armalite. Kumilos ang Diyos sa buhay namin, kaya hanggang ngayon, sa awa at habag niya, katulong ko pa rin siyang nagtataguyod ng aming pamilya. Tita, pwede bang isa pa? Isa na lang. Pagkilos ng Diyos. Ano po yun eh? Cesar Chico, senior. May anak po ako, Cesar Chico, junior. Kaya lang magkaiba ng spelling ang kanilang pangalan. Ito pong junior na to, dati po siyang seaman eh. Nasa magsaysay siya eh. 7 taon na po siyang nagsisiman. Subalit, nung October 2006, tanda-tanda ko po yung petsa. Pagbaba niya, kung mo alam niya nagpupunta ako dito, nagpunta din siya dito. Nilapitan po siya ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at nagmensahe sa kanya na, hindi ka na sa barko. Bibigyan kita ng isang lugar na mas karapat dapat para sa'yo. Hindi ka na sa tubig, dun ka na sa patag. Ililipat kita sa ibang lugar. Canada ang pangalan. Yan po, maliwanag po ang mensahe ng banal na espiritu sa anak ko. Kaya sabi ng anak ko, Mami, imposibleng makapunta ako ng Canada kasi wala naman akong application, di naman ako nag-a-apply doon. Eh bakit ako makakarating doon? Sabi ko po sa kanya, pagtiwalaan mo ang salita ng Panginoon. Kikilos ang Diyos sa buhay mo. Siguradong kung anong binahagi sa'yo ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, matutupad ito sapagkat hindi bilang tao ang naghayag sa'yo, kundi ang espiritu ng ating Panginoon. Alam niyo po, matapos po yung mga ilang araw, tumawag sa kanya ang kanyang best friend na nasa Canada. Sabi niya, pare, baka gusto mo mag-apply dito sa Canada, puntahan mo yung agency na to at mag-apply ka. Pinuntahan ng anak ko, within 2 weeks na process ang paper niya. The following month, nakalipad siya papuntang Canada. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, hindi po natapos ang doon yun. Meron na naman pong isang impact, malakas na impact na pangyayaring naganap sa anak ko. Nang siya po ay aalis na papuntang Canada, hinarang po siya ng mga pulis sa airport. Bakit hinarang? Dinala sa presinto. In-interview siya, in-interrogate siya doon. Bakit? Sa kanyang bagahe, may nakitang bala ng .45. Lahat kasi ng jacket sa bahay, alam niyang maginaw sa bansang pupuntahan, lahat ng jacket sa bahay dinala. At sabi niya, siguro mami, hindi ko na bisita yung isang jacket ni daddy, baka may lamang bala na hindi ko natanggal. Pero, nitong mga huling ng kaganapan na nanggaganap sa Pilipinas, napag-isip-isip ko, walang bala sa jacket ng daddy niya. Siya ay naging biktima ng tanim bala. Naging dahilan upang siya ay ma-hold. Hindi siya agad nakasakay sa eroplano. Kumilos ang Diyos. After the interrogation, sinabi niya, siguro hindi naman talaga totoo eh. Kaya nang sabihin ng anak ko na, pulis po ang daddy ko. Nagtatrabaho po sa krami. Eh di ko no, tinawagan, biniripay kung talagang nasa krami yung daddy niya. Saka lang siya pinalakad, pinasakay sa eroplano. Pero sabi ng anak ko, Mami, kumilos ang Diyos.
Sapagkat habang naglalakad ako, ako na lang yung huling-huling passenger na hinihintay para tumaas na yung eroplano. Habang naglalakad ako, kitang-kita ko ang liwanag ni Divine Mercy na nakasubaybay sa akin. Kaya nga po yung mga anak ko, nagtitiwala sila sa ating Panginoon sapagkat sa maraming pagkakataon na mayroong mga ganyang kaganapan, nadarama nila ang pagsaklolo ng Panginoon basta sinambit nila ang katagang, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Yun po yung kanilang laging sinasambit. Basta sila'y mayroong mga kaganapan sa buhay nila na parang hindi nila makakaya, gawin nyo rin yun. Sabihin nyo rin, sa mga ganong pagkakataon, pumikit lang kayo. At tao sa pusong sabihin ninyo, ang Jesus King of Mercy, I trust in you, kikilos ang Panginoon sa inyo. Kung ayaw nyo mambanggitin ang wikang Ingles sapagkat nahihirapan kayo, sabihin nyo lang, Jesus, Hari ng Awa, ako po ay nananalig sa iyo. Napaka-effective. Napaka-effective po yung mga katagang yan upang maramdaman ninyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo. Marami pa. Subalit, hanggang dito na lamang, sapagkat mawawala ng pagkakataon yung iba upang ipahayag naman nila ang pagkilos din ng Diyos sa buhay nila. Magandang umaga po at maraming salamat. Mami, maraming salamat po sa iyo sa napakaganda mong pagbabahagi. At habang nagbabahagi ang aking inang pastol, ang bawat katagang sinasabi niya, sabi ng puso't kalooban ko, meron din ako niyan. Naganap din niyan sa buhay ko. Dakila ang Diyos. Na-hospital yung asawa niya dahil tinamaan ng bala, nakaligtas. Nung ako'y mahysterectomy, ganun din ang nangyari sa akin. Sabi ko nga, pati si Santa Claus, tinawagan ko, binuhay ako ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganun pong kumilos ang Panginoon sa atin. Kapag tayo sa Kanya ay tapat na tumatawag, nananalangin, at nananampalataya na mayroon siyang magagawa. Hindi po sa atin, sa hindi po natin kamalayan, kumikilos siya ng matahimik sa ating buong pagkatao. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat God's move in our life mysteriously. Napaka-misteryoso po ng Panginoon. Kumikilo siya ng walang nakakakita. Kumikilo siya ng walang nakakadama. Kung paanong ganun din ang nadama ng ating kapatid na mula pa sa Baguio ay nakarating dito. Napakadakila ng Panginoon. Para po, inaantok na po ba kayo? Hindi po. Ang sarap po pag-usapan ng Panginoon. Di po ba? Kung pwede lang, sabihin natin na sana mahaba pa yung oras. Meron po akong isang kapatid na dito ay damdaman niya ang pagkilos ng Panginoon. Nais ko po siyang ibigay sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aking kapatid na si Ana Bautista. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hello. Hi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa hapong ito. Kumikilos po ba ang Diyos sa inyo? Amen po. Kasi po ang gaganda ng mga ngiti ninyo. Ang sarap pong madama sa puso. Nakapagtitindi ka sa harap. Tapos yung response ng mga tao ay ngiti. Para pong sinasabi ni Lord sa akin, salamat anak. Di po ba? Sabi ko lang po yun. Nadama ko po ang pagmamahal ng Diyos sa mga sandaling ito dahil po sa mga ngiti ninyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko, lahat na sabi na ni Mami Beth. Sapagkat katotohanan, 24 hours a day, 60 seconds in an hour. Tama po ba? Kumikilos ang Diyos. Sabi niya, pag namulat ang mata mo, isang palatandaan ng kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Siyempre po, hanggat may hininga tayo, kumikilos ang Diyos sa atin. Amen? Lamang, minsan nasa atin ang pagkukulang kung bakit hindi natin nadarama ang pagkilos ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang paglingap ng Diyos. Dahil sa napakaraming bagay na bumabagabag sa ating kalooban, sa ating kaisipan, at sa napakadaming bagay na ginugusto natin sa ating buhay. Amen po ba? Katotohanan po ba? Subalit salamat sa Ama, naririto tayo
kumilo siya upang ang higit na mainam naman ang siya nating madama. Amen? Subalit bago tayo pumarito, siguro hindi natin ganap na alala at na-appreciate yung kabutihan ng Diyos, yung pagkilos niya sa ating buhay. Siguro katulad, ganyan din kasi ako dati. How to express? Siguro katulad nyo din ako o ako nyo, in a vice versa, na dati pag may nagawa ako, akala ko ako lang yun. At hindi ko napapasalamatan na kaya ko pala nagawa ang bagay na iyon dahil sa ating Panginoong Diyos. Amen? At salamat sa dakilang Ama, may apo kunching, may gawaing ganito na nagpapakilala na, Ana, nagawa mo yan hindi sa iyo, kundi sa kabutihan ng Diyos na kumilo siya sa pagkatao mo. Amen? Minsan kasi pag may nagawa tayong mabuti, galing-galing ko. Tama po ba? Parang ang proud-proud natin. Nakalimutan natin itaas sa Diyos ang ating mga pasasalamat at papuri. Kasi hindi pa natin alam. Pero ngayon na andito tayo, masasabi natin, Ama, patawarin mo ako. Hindi pala ako yun, ikaw pala yun. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Ama. Amen? Di po ba? Kasi kung minsan hindi naman talaga tayo, sinasabi nito tayo. Hindi naman atin, inaangkin natin na atin. Kaya kung minsan, nagkakagulo-gulo. Amen? Subalit, paano nga ba kumilos ang Diyos sa buhay ko? Noon, hindi ko po yan alam, katulad ng una kong sinabi sa inyo. Subalit, ang pagkilos niya sa buhay ko, unti-unti ko itong nalalaman, naunawaan, at nadama sa pamamagitan ng kaganapan sa buhay ko. Siyempre po, kung lahat naman po ilalathala ko sa inyo, abutin tayo ng isang linggo, kakainipan niyo po ang pagpapahayag ko. Amen? Isang kaganapan sa buhay ko way back 2006, March 19 to be exact, 2006, around 9 o'clock in the evening. Nung panahon na yon, wala pang nawasa. Ano pa yon? Kapangyarihan ng bomba. Amen? Kapangyarihan ng bomba. At hahanap ka ng poso na malinaw at masarap sa panlasa. Kaya nung mga panahon na yon, dumadayo pa kami doon sa dako pa doon at nakikiigib kami ng inuming tubig. Dahil hindi naman lahat nga ng poso ay maganda ang tubig. At nung panahon na yon, ang asawa ko po ay twice a month lang umuwi. Kaya kung kailan siya uuwi, doon lang kami iigib ng inuming tubig. At sa dako pa roon, hindi ako nagkakamali, 5 piso ang isang jar. Siyempre po, dinadayo, pipila ka. Isang pagkakataon na hindi naman inaasahan, dahil dito sa kalapit barangay, may nagdiriwang ng kapiyastahan. March 19 is St. Joseph, San Jose. St. Joseph, tama po ba? Kapiyastahan ng ano. Siguro yung umatake sa amin ay galing sa isang handaan. Sa madaling salita po, sila po ay nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot. Sila po ay magtsuhin. Napagtripan po kami ngayon. Ang akala ko, kami yung unang biktima, hindi pala. Sa dako pa roon, doon, somewhere in Bulacan, somewhere in Baliwag, may ginawan na sila doon na parang hit and run. At hindi pa sanasyahan, binato pa yung barangay hall, pati yung kapitan, bahay ng kapitan, binato. Gumawa sila ng gulo doon. Kami lang pala yung pangalawa na biktima na napagtripan kami, kesyo may na hit and run daw kami, kami mag-asawa. Eh, nung time na yon, ilang taon lang ako noon. Di po ba? Ilang taon ako noon. Hindi pa ganito katibay at katatag yung pananampalataya mo, yung lakas ng loob mo, hindi pa gayon. Subalit yung mga panahon na yon, kaalaban ng paglilingkod. Sapagat noon, ang paglilingkod ay mula umaga, tapos may paghahayo. Nung araw na yon, nag-igib kami, yun nga po, tinugis kami ng isang tricycle na nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga. Dumating kami doon sa punto na wala na kaming lilikuan, wala na, hindi kami maka-escape, bukid na ito. Bumaba kami sa tricycle, ako at ang kabiyak ng puso ko. Tinugis kami, yung kabiyak ko, kung sino po nakita sa kabiyak ko, cute po yung kabiyak ko. In other words, payat na maliit po. E dahil 2016 na, ang tawag po sa mga maliliit ngayon ay cute. Ayan po. Sinakal po siya sa isang poste. Isa sumasakal, isa sumusuntok pagkatapos pa ng habulan. Para pong pelikulang pinanood lang kami ng mga tao. Siyempre, ako po, humihingi ako ng tulong. Wala pong isang kumilos. Takot sila. Ayaw nilang ma-involve sa ganong kaguluhan dahil alam nila na yung lahi na yon ay ganun. Ganun sila. Nasa impluensya ng may pinagbabawal na gamot. Hanggang dumating ang punto na abutan yung asawa ko,
napunta sa poste, isang sumasakal, isang sumusuntok. Alam niyo po, sa sigaw ko po, umaawi na pong mayanig ang langit, layanig ang langit. Sabi ko, Ama, Panginoong Jesus, mahal na tulungan mo po kami. Dahil madilim, hindi ko alam kung ano ang hawak ng isa, kung patalim ba, yung pagdito sa tagiliran, isang sumasakal, isang sumusuntok. Ang reaction ko po, para po ako nag-jack and poi. Alam niyo po yung jack? Jumping jack? Yung gumaganon? Gumaganon po ako para hindi po tamaan yung asawa ko. Alam niyo po, kumilos ang Diyos. Yung pagkakasakal ng asawa ko, sabi ng asawa ko, tulong, hanggang speechless na po, wala ka nang marinig. Nung mga pagkakataon, sabi nga ni mga Beth, helpless ka. Helpless na kaming dalawa. Nayanig na, lumabas na yata, pati tilapirukan ko sa paghingi ng tulong at walang tumulong. Sabi ko, Ama, Panginoong Jesus, mahal na ina, unti-unti pong kumilos ang Diyos. Dahil walang tumulong sa amin, sinakluluhan kami ng Diyos. Nakita ko po yung sumasakal. Niluluwagan na po yung kabiyak ng puso ko. Nakakapagsalita na po. Yun pong sumusuntok na para akong nag-jumping jack. Pag ganito na po yung sumuntok. Yun po bang parang napapagod na po. Sa madaling salita, dumating ang punto na nagano'n na po ng asawa ko, tumakbo kaming dalawa. Ulit. Kumilos ang Diyos, nakawala ang asawa ko. Kumilos ang Diyos, hindi tinamaan ang asawa ko kung ano mo yung dala, anumang instrumento ang meron, yung isang sumusuntok at sumasaksak sa kanya. Tumakbo ulit kami. May isang bukas na tahanan, trespassing kami, dire-diretso ako pumasok. Pagpasok ko po, pasyente pala namin. Dito. Noon po, garahe pa lang ito, gamutan, at may malitang tindahan na ginawang altar. Ang pinasukan pala naming tahanan ay pasyente sa dakong ito. Palakpakan nga po natin ng Panginoong Diyos. Ang sabi, pumasok kayo, isarado ang gate, hindi na sila makapapasok. Pumasok ka sa loob. Wala akong pakialam anong sabihin nila, lumuhod ako at nanalangin ako. Kumilos ang Diyos. Saka pa lang may lumabas, huwag kayong lalabas, ako nang bahala. At syempre, sa proseso ng tao, may mga blatter, etc., etc. Alam niyo po ang sabi sa akin, Anak, kung haharap kayo, makikilala kayong dalawa. Kung hindi kayo haharap, hindi kayo matatandaan. Ang pamilyang ito, kapag humarap kayo sa blatter, hindi lang ikaw mapipinsala sa ampuan lahi ng kabiyak ng puso mo. Subal kung hindi kayo haharap, hindi kayo makikilala kailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ginawa ko po, pinakinggan ko ang pahayag ng Diyos. Hindi ako humarap. Ang sabi ko sa kabiyak ng puso ko, hindi ka naman namatay. Buhay ka. Galos lang yan. Aksiba lang ang katapat niyan. Huwag ka nang humarap. Ayoko ng gulo. Wala ka dito. Kami lang naiiwang mag-iina. Puro lang kami babae dito. Kapag nilusog kami ng lahi na yan, wala kami kalaban-laban. Manahimik tayo. Hayaan mo na. Mahalaga, buhay ka. At alam niyo po, ang panalangin ko doon, Ama, nawa kami na po ang huling biktima ng ng lahi na ito. Nawa, kami na po at wala na iba pa silang mapinsala. Alam niyo po, pagkatapos nung nilagnat ako, dahil kinimkim ko lahat, hindi ko din sinabi sa mahal na apo. Dinaan ko lahat sa pagdulog. Kasi sabi ng mahal na apo, ano man ang pinagdaanan mo, ialay mo sa ama. Ganun ang ginawa ko. Biyanan ko mga lahi ng asawa ko, walang nakakaalam. Nagtaka na lang sila na isang araw may pulis na pumunta at pinatatawag kami kung haharap daw ba kami. Ang sabi ko, tapos na po yun. Ang mahalaga, buhay ang asawa ko. Sa akin sarili, okay lang. Subalit nag-aalala ako sa asawa ko. Kasi nung panahon na yun, malayo ang pinutunguhan niya. Ilang building niyo, ilang floor yung ginagawa niya. Baka matrauma siya, anong mangyari sa kanya. Kaya walang humpay na panalangin. Subalit dakila ang ama, kumilos ang ama, nakauwi din ligtas ang asawa ko, ligtas ang pamilya ko, ligtas kaming lahat. Ano ang nangyari sa tumugi sa amin? Dahil hindi kami lumabas, hindi kami lumaban, hindi kami nagalit, kundi inihingi naman ng kapatawaran ang sitwasyon na yon. Isang araw, ang lalaki nalunod. Nagagalak ba ako? Hindi po. Sapagkat pangako ng Diyos yun. Lahat ng lingkod niya, siya ang tanggulan. Eh ako, ana lang ako. Eh ang apo kuching pa kaya? Naunawaan niyo po ako. Ana lang ako. 2006, sino ako noon nung panahon na yon?
Subalit pinagtanggol ako ng Diyos. Kumilos ang Diyos. Dahil aba ako, wala akong yaman, wala akong laban, wala akong tanggulan kundi ang Diyos. Pinagtanggol kami ng Diyos. Nalunod yung isa, naaksidente yung isa, de dalawa sila, durog-durog ang buto. Hindi na sila makakapinsala. Kung nasa pinagbawal mas ng droga, bahala sila. Pero ang sabi ko, Ama, huwag na po niyang gawin sa iba ang ginawa niya sa amin. Dahil pangalawa kami, madami pa silang pinisala nung gabing yun. Ngayon, masarap bang maglingkod sa Diyos? Opo. Dahil api ka man, mayroon namang hindi nakakakita na tao, so bakit nakakatunghay sa gawa ng tao na tanggulan ng katulad namin mga lingkod? Uulitin ko po sa inyong lahat, Ana lang ako. Ipinagtanggol ako ng Diyos. Asawa ko, sino ba yung asawa ko? Asawa ko lang yun. Ipinagtanggol ng Diyos. Ang apo ko, Jing, ba kaya? Kaya nakakatakot. Di po ba? Kapag kumilos ang Diyos, walang nakakabatid kung kailan at kung ano ang kaya niyang gawin. Tama po ba? Bakit alam ba namin na ganun ang gagawin ng Diyos doon sa humahabol sa amin? Hindi. Kaya nakakatakot po. Sapagat ang pagkilos ng Diyos, siya lang nakakaalam kung anong maari niyang gawin sa tao. Maraming salamat po. Dakila po ba ang Diyos? Naramdaman niyo po ba ang pagkilos ng Panginoon? Amen po ba doon? Amen. Sadyang napakabuti ng Panginoon. Sabi nga po, kumikilos siya mysteriously. Amen po ba? Okay. Palagay ko po, kailangan ninyo ng isa to perk up your day. Yung oras nyo, bagamat napipikit-pikit na ang iba sa inyo, yayamang wala pa ang mahal na Apo Kunching, nais ko pong tawagin sana ang kapatid na Alan kasama ng kapatid na Mirna upang bigyan tayo ng isang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Opo, nadinig ko yun. Ang endless love ng Panginoon para sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama, sa tuwirang pagkilos mo sa aming mga buhay sa bawat araw at sandali. Salamat. Dito pa lang po sa kaganapang ito ay ramdam na ramdam ko ng kumikilos ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat habang nananawagan ang ating kapatid na Ninang Promise bilang facilitator ay kumikilos ang Diyos sa puso ko, naghahanda habang ang puso, ang isip ko'y nakikinig, nagbubuo sa diwa ko ng kung ako'y tatawagin, ako'y magbabahagi. At habang kumikilos ang Diyos sa paghahanda ng kabiyak ng puso ko upang kami magkatuwang sa awitin, Susugan ko po ng kapirasong bahagi. Ano po? Ayon dun sa pagpapaliwanag ni Ninang. Habang nagbabahagi si Mami Beth, nag-aaral ako. Gusto ko lang pong ipadama sa inyo na sa bawat pakikinig ko at pag-aaral ng isip ko mula sa kalooban ng Ama, gusto ko meron akong matutunan. At dun po sa pagbabahagi nila at pagpapaliwanag ni Ninang doon sa mga omniscient power at marami pang iba. Meron lang pong tumatak sa puso ko. Yun pong silent denial. Ano po? Silent denial. Kasi po ito ay kaganapan sa buhay ko. Nung mga panahon na hindi pa po ako sa dakong yun, may dako akong niluluklukan. Na gayon din po ang bulong ng Panginoon. Kung si kapatid na Promise ay sumisigaw na pag nagbabahagi ang kanyang inang pastol, mayroon din ako noon. Kaya ko din yon. Sa akin naman po'y iba. Habang may nang didisturbo sa aking tabi, habang may yung interruption po sa aking tabi, may bumubulong naman po na espiritu sa akin. Anak, kaya mo din yon. Mayroon ka din noon. Subalit, kaya ko pilit inunawa pag-upo ni Mami Beth, Mami, yun po ba yung self-denial o yun po ba yung silent denial? Yun eka yung silent denial. Yung gustong-gusto mo na natugunin, napakinggan yung binubulong ng Diyos sa'yo, pero pilit mong itinatatwa. Pilit kong isinasaalang-alang yung katabi ko at gusto ko isiya, huwag siyang mapahiya
at ma-please ko yung kanyang gustong mangyari sa akin. Di po ba kabuti ng Diyos? Aawit na ako, natutupa ako ng kahit isang karampot mula sa mga nagbahagi. Amen po ba? Kaya po ngayon, nag-aagawan sa puso ko yung awitin. Ayon po kasi sa tema, ang gusto kong awitin sana ay yung walk on. Subalit ito po ay hiniling mismo ng Espiritu sa katauhan ni Ninang. Kaya po, napagbibigyan po natin, ito po ay pinamagatang My Dearest Lord. Kung sa pagkatao po, ito po ay endless love. Ito naman po ngayon ay sa ating Panginoon. Maari din po yung endless love para sa Panginoon. Sapagkat pag naging endless ang pag-ibig mo sa Diyos, ganun na rin sa kabiyak ng puso. Tama po ba, Nina? Kaya po, para sa ating Panginoon at sa ating Panginoon. My there's only you in my life, the only thing that's mine. My dear Lord, you're every breath that I take, you're every step I make. I want to stay all my life with you. No one else will do. In your eyes, your eyes, your eyes, they tell me how much you care. And I'll give
Marahil nais ng Amang ma-emphasize po yung part ng words na my dearest Lord, kaya po ako'y pinag-isa ng Ama. Salamat po. Alam niyo po, sa bilang pagkatao, ang gusto ko ay isiwalat ng kapatid kong Alan, ang kadalisay, ang kabutihan ng Diyos, kung paanong siya ay kumilos sa buhay nilang mag-asawa, nilang magkabiyak, upang kung paanong napagtagumpuyan nila ang anumang pagsubok sa kanilang buhay o anumang pagdalisay. Subalit ang plano ng tao ay kaiba sa plano ng Panginoon. Amen? Sapagkat dito nga sa aking pagtawag, sila ay napaawit upang ibigay namang higit ang iba yung papuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba? That's very good. Maraming salamat, kapatid na Alan. Hindi nyo lang po nakikita ang kapatid na Alan na tumitipa pa na ngayon siya ay umawit pa. Amen po ba doon? Maganda ang boses niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, tama yung sinabi ni kapatid na Mirna. At yun din po ang sinasabi ng Banal na Espiritu, na hindi natin kailangang tandaan lahat ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yun daw pong makapulat lang tayo ng isa, dalawa na titimo sa ating puso't isip. At ito ay ating bigyan ng pagsasagawa o pagsasabuhay. Ito ay malaking bagay na ikinalulugot ng Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sadyang napakabuti ng Panginoon. Siya ay kumikilos sa ating buhay nang hindi natin namamalayan, sapagkat siya nga ay mysteriously moving, doing something great to our life. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kanya po, alam ko, batid ko, kayo din sa pagtayo ng naririto na ang mga alagad na nagbabahagi, kung kayo man ay namatamang nakikinig kagaya ko, kahapon kung paanong nagbahagi ang aking inang pastol habang ako'y nag-iisip ko ng aking tema for today, napulot ko ang isang salita sa kanya, ang pagkilos ng Diyos. Sabi ko nga po, iniisip ko palang nahihilingin ko sa Panginoon, ibinigay niya na sapagkat kahapon sa pagtindig, sa paglabas ng ating mahal na Apo Kunching, sa pasimula ng kanyang ng homily niya, ang sabi ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, na ang Banal na Espiritu ay kumikilos at nagbibigay galak sa bawat anak niya naririto. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, pinagtitibay na kapag tayo humihiling sa Kanya, iniisip pa lang natin, ibinibigay na. Ganun po kadakila ang Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. At dahil po dito, kayo po, alam ko pong nadarama nyo na ang pagkilos ng Panginoon. So bilang tagasunod, gusto ko pong humiling ang isa sa inyo, humiling ng isa sa inyo na kusang loob na tumindig upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon na ipinadama niya sa kanyang pagkilos ay may galak at kaganapan siyang natamo. Anybody? Isa po sa inyo bilang tagasunod o pasyente, meron po ba magbo-volunteer upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa isang kapatid. Salamat po. Isang magandang umaga po sa lahat. Matagal-tagal na rin po kami rito. Isang papurit pa salamat sa Diyos na ako po ay tinawag niya. Kung paano kumikilos siya sa buhay namin, sa akin buhay. Ba't nga po ba kami nagtitiyaga rito? Dahil may ikinakalaob po siya sa amin kung paano kumikilos sa buhay namin. Katulad ko po, maraming binago sa akin ng Ama. Noong unang buhay ko, wala po akong ginagawa kundi maghanap buhay na maghanap buhay. Sabi nga ng Banal na Espiritu, maghanap buhay pero sarili lang iniintindi. Subalit ngayon po, 2 taon na po akong walang hanap buhay. Subalit eto, nabubuhay pa rin sa kaloob ng Ama. Kung paano binago niya ako na wala naman po ako nakitang ginalaw siya sa sarili ko. Kundi binago niya yung kaisipan ko, binago niya yung puso ko kung paanong ginawa niya akong panatag. Noong unang buhay ko, kahit ako'y naghahanap buhay, pero intinding-intindi pa rin po ako sa buhay. Kung paanong sa 1 taon, nung kailangan, iniintindi ko na po. Pero ngayon po, kahit po wala na ngayon, hindi na po ako yung intindi na intindi. Ginawa na niya akong panatag.
Sabi nga ng banal na espiritu, kumot nag-aaral yung anak ko, wala naman po akong hanap buhay. Kundi konting pension lang po. Wala na po akong asawa, patay na po yung asawa ko. Konting pension lang po ikinabubuhay namin. Nag-aaral siya, nung pong mamatay yung asawa ko, second year college pa lang yung anak ko, subalit awa ng Diyos po. Fourth year college na siya, gagraduate na po siya sa April. Nung pong pagkilos ng ama sa buhay namin, wala naman po akong hanap buhay, subalit, sabi nga ng banal na espiritu, iyalay mo sa ama ang alalahanin. Hindi mo namalaya na kasadyad ka. Totoo po pala. Iyalay ko sa ama, awa po ng Diyos. Sa April, gagraduate na po siya, business and. Pero po ako, wala naman po akong hanap buhay. Pero may mga scholar po siyang tumutulong sa kanya. Kasi po, yung pong mga tumutulong, mas priority po nila, yung mga solo parents, isa po ako sa solo parents. Lalo na sa baryo namin. In-endorse ako ni Kapitan na maging president ng solo parents. Kaya kahit papano, may sweldo po akong kaunti sa barangay. Tapos po, may mga nagbibigay na scholar na tumutuwang po sa pag-aaral ng aking anak. Sabi ko nga, talagang mabuti ang Diyos. Nung dati, panayaintindi ko, sabi ko, paano kaya makatatapos ang anak ko ng pag-aaral? Simula po mo aking pumunta rito, dati po, wala akong ginawa kundi maghanap buhay araw-araw. Subalit, na ako po yung magpunta rito, kung bakit hindi na po ako naghanap buhay, ang ama nalang hinanap ko. Pero totoo po, na kahit wala akong hanap buhay, nakararaos kami, nakapag-aaral pa yung anak ko. Sabi nga nung iba, siguro raw, wala na akong problema ngayon. Sabi nila, bakit parang press na press ka ngayon? Siguro wala ka ng problema. Sabi ko, oo, wala na akong problema. Kulang lang sa pera. Totoo po yun. Pero kahit po wala ng pera, hindi na po pinuproblema, hindi na po kamukha nun dati. Dati po eh, naghahanap buhay na ako, pero marami pa rin akong problema. Hindi ko alam kung gulong-guli ka isipan ko. Subalit nang mawalan po ako ng hanap buhay, naging panatag po ako nang aking mapunta rito. Kaya nga sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos kung paano kumikilos siya sa buhay namin, yung pag-aaral ng anak ko. Sabi ko nga, ay Diyos ko, sabi ko, ikaw na po ang bahala sa anak ko. Dahil linggo-linggo po ang gastos niya. 1,000, wala naman po akong hanap buhay. Hindi po ako nahihingi ng tulong sa pamilya. Kundi sa Diyos lang ako tumatawag. Eh pero, bakit naganap? Na ang gastos niya ngayon 300 na lang. Hindi ko po pwede sabihin sa inyo, pero ang Diyos lang nakakaalam. Ginawa ng Ama, sabi ko, talagang napaka dakila ng Diyos kung paano kumikilos sa buhay natin ng Diyos. Ba't naganap yung ganon? Sabi ko, Ama, talagang napakadakila mo talaga. Sabi ko, hindi ko alam na pag inyalay ko pala talagang gagawin mo ang lahat kung paano makatatapos ang anak ko. Sabi kong ganon. At saka sa pang-araw-araw po namin, kahit wala kaming pera, kuminsan, sabi ko, ba't ako'y panatag na panatag ngayon? Minsan po, nakararaang kinabukasan, sa gabi, sabi ko, anak, may pera pa ba kita? Wala na. Pero nagkakatuwaan pa rin po kayo, kami. Hindi po kamukha nung dating buhay ko. Sobra po talaga napakaintindihin ko. Mahina ako sa mga problema. Sabi nga ng mga kinalugdan niya, anak, mapalad ka, nagtibay ka sa ama. Kung hindi, sa oras na ito, lugmo ka na. Totoo po yun. Kung paano, sabi nga, sa araw-araw, kung paano ka sinisigla ng ama ng katatagan. Ganyan ang ginagawa sa iyo. Eh sabi ng banal na espiritu, tandaan mo, ang araw ng pagparito mo, at pagpurit, pagpapasalamat mo palagi sa ama, kung paano ka tinawag dito, totoo po, tinawag ako ng ama nang dahil sa isang karamdaman yung pong mata ko, na wala na po ng paningin. Subalit, hindi naman po pinabayaan ng amang mabulag. Alam ko po na, kung ako man eh, totoo, hindi pa ako ganap sa ama na marami pa rin akong pagkukulang. Pero alam ng ama kung paano kung pinagsusumakita ng mga banal na salita niya,
kung paano gusto kong makasunod sa kanya. Alam niya yon. Kaya, panayang papurikot pa, salamat sa Ama. Pagmulat pa lang ng mata sa mga pamilya, sa mga anak, mga samot dalangin ko. Sabi nga ng banal na Espiritu, anong sinambit ng bibig na hindi narinig ng Ama? Totoo po pala. Basta't manampalatayos tayo sa Panginoon Diyos. Yung pagkilos sa buhay natin, andyan palagi. Kung minsan nga po, pag aking may dalangin sa Kanya, natupad, sabi ko, naiyak ako sa sarili ko. Ama, talagang buhay ka. Ipinakikita mo lahat sa akin ang kahiwagaan mo. Kung paano ka kumikilos sa buhay namin, sabi ko. Kamukha nga po nun yung anak ko pagka may kailangan sa pag-aaral. Nadalangin ako sa Panginoon Diyos. Sasabihin ko, Panginoon, alam mo naman po kung ano yung buhay namin ngayon. Subalit, sabihin mo po kung saan ako lalapit. Pero kinabukasan po, andyan na. Kung kailangan niya, may sumasagot na. Kaya napakadakila ng Diyos kung paano kumikilos sa buhay natin. Sabi nga, tayo'y nakaupo lang dyan, pero hindi natin alam. May ginagawa na palang pagkilos ang Diyos para sa buhay natin. Kaya ako po pagmulat pa lang ng mata, nagpapasalamat na ako sa Diyos kung paano ginagawa niya sa buhay namin. Na sabi nga ng banal na Espiritu na ako raw ngayon, sa kakarampot, nasisiyahan na, totoo po. Noong unang buhay ko po, kahit libo-libo na pera ko, hindi pa ako nasisiyahan. Subalit nang mapunta ako sa dambanang ito, marami na ipinaunawa sa akin ang Ama, ang mga bagay na hindi ko mga nauunawaan, ang mga bagay na hindi marapat na mga ginagawa ko. Pero salamat sa Kanya, pinasalamatan ko lahat kung ano may mga pinagdadaanan ko sa buhay ko, ang mga pagdadalisay na pinagdadaanan ko. Alam kong andyan lang siya palagi sa buhay namin. Lagi siyang nakasubaybay na hindi niya kami pinababayaan. Tama, dalawa lang po kami sa bahay. Subalit, alam ko naman kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay namin, ang mga anak ko, kung paano niya sinusubaybayan sa mga problema. Ang hiling ko lang po sa Panginoon Diyos na bigyan na lang ng medyo mahabang buhay. Sabi nga, pero ang ikinalaob sa akin ng Ama, binigyan na niya ako ng kapanatagan. Tatanawin niyo pong payat ako, pero binigyan niya ako ng kalakasan ng katawan. Kahit nagkakaroon ng karamdaman, andyan pa rin po yung kalakasan ang kinakaloob niya sa akin. Yun lang po at maraming salamat po sa ating Ama. Sa'yo kapatid, napakabuti ng Diyos. Sadya nga pong kapag inilaan natin sa Kanya ang ating sarili, ang ating buong pagkatao, ang ating buhay, ano man ang ating dalahin, walang imposible Kanyang pagagaangin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Okay? Yayamang wala pa nga po ang ating iniintay. Naiinip na po ba kayo? Naiinip na po ba kayo? Pag po kayo sumagot ng naiinip, nakalimutan niyo po ang sinabi ng inang pastol. Ayun. So, nais ko pong, bagamat meron akong isang kapatid na gustong tawagin, meron pa po ba sa tagasunod ang gustong magbahagi? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga, paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko? Alam ng Panginoon yung kahinaan ng bawat anak niya. At ang alam ng Panginoon yung kahinaan ko eh, yung magkaroon ng karamdaman, yung kabiyak ng puso ko. Na sa tuwing may mabigat na karamdaman, doon siya talaga nagpapakita ng kahiwagaan sa akin. Nung minsan noong aking nagpahayag, sabi ko nga, kung sa buhay lang namin mag-asawa, kahit magkalayo kami, maayos ang buhay namin, walang problema. Kahit magkalayo. Pero sinubukan, sabi nga, walang perfectong pagsasama ng mag-asawa. Kahit magkalayo, nagkakagalit kayo na wala naman dapat pagkagalitan. Pero sabi nga ng mahal na Apo, kapag ikaw naniniwala sa Diyos, yung puso mo, kahit ano sabihin sa'yo ng kapwa mo o mahal mo sa buhay, para lang tumatalbog na lang sa puso mo. Hindi ka nakakaramdam ng sakit, galit o pagdaramdam. Nang mga siguro maglilimang taon na hindi kami nakikitang mag-asawa. Sa limang taon na yon,
talagang misa na nasasabi ko sa mahal na Apo ngayon kahit sa Facebook, kung ano-ano sinasabi sa akin, pero hindi ko pinapansin. Kasi nga ho, ang maitutulong ko lang, huwag mo na lang pansinin yung mga panunumbat. Misan kasi, totoo naman ang sinasabi, sabi nga lang, misan mahirap lang tanggapin ng totoo. Sinubukan kami ng maglilimang taon hanggang sa yung pag-aaral ng anak ko, iniisip niya, Japan ba o Pilipinas, hanggang nung New Year, inaway-away ako. Ngayon po, salamat sa Ama, inaapura pa ho akong pumunta ng Japan. Ganun pong kadakila ang Panginoon. Sabi ko nga, abe, sandali lang, gagraduate pa yung anak mo. Sabi ko nga sa Ama, itinataas ko na po sa iyo, Ama, kung ano kalooban mo, kung ang anak ko ba'y dito mo hahayaan mag-aral sa Pilipinas. Pag dito sa Pilipinas, babalik kami. Kung kalooban mo naman ay sa Japan, alam kong hindi na kami babalik. Siguro matatagalan na lang pagbalik namin. Kaya sabi ko pala, kung minsan, ang pagkilos ng Panginoon, kung kailang hindi mo inaasahan ang iyong kahilingan, noon niya ibibigay. Totoo-totoo po yan. Isipin niyo ho, 20 years kaming mag-asawa, wala pa ho sa kalahating taon ang pinagsasama namin. Ganun hong katagal. Kaya minsan nga ho yung mga kaibigan ko ang sabi sa akin, napakatibay mo. Kung ako sa'yo, mag-aasawa ako. Iba to ako mag-aasawa, may asawa na nga, di ho ba? Kasi yun yung pasasalamat ko sa Panginoon na pagkilos. Dahil sabi ko nga minsan sa asawa ko, nag-asawa ka ng bata pero iniiwan mo naman. 27 ako nag-asawa, ngayon 44 na ho ako. Sipin niyo yung tagal ng panahon ng batang-bata ka pa, nung fresh na fresh, sabi nga. Kasagsagan ko ho ng karil ko sa Japan na ako huminto sa pagtatrabaho. Yun yung pagkilos ng Panginoon na sabi ko nga, unang biyahe ko pala sa Japan, talagang ginabayan na ako ng Ama. Sa maraming tukso, hindi niya ako hinayaan mawalay sa kanyang piling. Kaya nga, ngayong pahintulutan niya muli aking bumalik doon, sabi ko nga sa Ama, kung tutusin noon, nagpapasalamat talaga ako sa Ama. Kasi hindi naman nung nasayang yung matagal na panahon ko dito. Kung sasabihin niya, pagpalagay na ho nating 18 years o yung kalahating taon, o kalahati ng 18 years o 9 years na ako naman hinaakay sa lugar na to. Ganyan pong kabuti, Panginoon. Kumbaga siguro po eh, kung hinayaan ako ng Panginoon na agad doon, siguro ay malilibang ako sa paghahanap buhay o mga material na bagay para makatulong sa magulang o pamilya. Yan naman ang sakit ng mga Pilipino eh. Laging pagtulong sa pamilya. Pero salamat sa Panginoon kasi sa 9 na taon na yon, yung kalahati na yon, dito naman ho ako napunta na hindi man ako yung madalas nakikita. Sabi nga, hindi mo lahat matatanda ng sinasabi ng Banal na Espiritu. Pero kahit kapranggot, may maiiwan ka, tapos magagamit mo yon sa pang-araw-araw mong buhay. Isang bagay po ang hindi ko, dito ho ako nagising noon eh. Nang sinabi sa akin noon ng Banal na Espiritu na, siguro ho mga 5 taon or 4 na taon ho akong punta ng punta rito. Nung doon pa ho nagbe-bless ang mahala po, na ang sabi po niya sa akin, ang mahala po ho ay walang alam sa personal kong buhay. Kasi hindi naman ho ako nakikipag-usap na hihingi ng oras para lahat ng problema ay sabihin ko. Kasi ho, ang katwirang ko, ginagamit nga siya ng Banal na Espiritu eh. Kapag kinakailangan magturang o may ihahayago ang Banal na Espiritu, kahit ho hindi tayo magsalita, kahit punong-puno tayo ng problema, kapag kailangan niyang magmensahe, magmimensahe at magmimensahe ho siya. Eh nung time po na yon, walang-wala ho sa loob ko na sabihin sa akin ng Banal na Espiritu na, alam ko Eka, anak, lahat ay ibinigay mo sa mga kapatid mo. Ngunit kung lahat ng bagay ibibigay mo sa kanila, paano pa nila akong hahanapin? Hayaan mong ako'y kanilang masumpungan at sila'y pagpapalain ko. Nung ko po na-realize na, at ang sabi pa nga ho, meron akong isang anak. Wala pong alam ang mahala po na ako may isang anak. Kahit sino man ho dito, dahil hindi naman ho talaga ako, basta ako lang yung nakaupo kasi doon eh. Bihirang may makausap na alagad, gano'n. Na meron akong isang anak na pinagkatiwala sa'yo na dapat nung pag-isipan at paghandaan ang kinabukasan. Nung ko po na-realize na hindi nga naman ako Diyos para lahat ng bagay na kakailanganin ng pamilya ko, magulang, kapatid, ay maibigay ko. Kailangan pala sila'y kumilos para sa sarili nila.
oo, lahat ng pinaghanap buhayan ko, ibinigay ko. Sa akala ko, yun ang tama. At dahil galak, masaya kang tumutulong sa kanila na ibibigay mo. Pero sabi nga, kailangan ang pagtulong ay may tama rin proseso. Kasi hindi ho pala tayo nakatutulong. Nakapagtutulak tayo sila sa masamang gawain. Nakapagtuturo tayo na tayo pagsamantalahan ng kapamilya natin o ng kapwa natin. Sabi ko nga ako sa iyo, nung mga lady, walang, hindi umuwi ang asawa ko, puno-puno ako ng problema, kumbaga sa puto eh. Sapin-sapin na puto. Sabi ko nga, nagkasakit ang tatay ko, nagkasakit ang nanay ko. Habang may karamdaman yun, ikaw lahat. Para bang sa lima mo magkakapatid, para ka nag-iisang anak. Lahat nasa balikat mo yun. Nung nagpa-bless ako na sa mahal na ako, hindi ho ako nagsasalita. Pero naramdaman mo yung kanyang paglapit ko, yung pagyakap niya agad na alam ko anak ang pinagdadaanan mo. Yung alam niyo ho yung, bagamat si Apo, pero nararamdaman mo yung hindi siya yon, hindi si Apo yon, yung Holy Spirit niya na ang ama kung paano kayakapin, yung paanong hinihimas yung likod mo na nararamdaman mo yung init at lamig ng kanyang mga palad. At yung bang, yung paalis ka na, pero andun po ulit yung pagyakap niya sa'yo, niyayakap ka niya. Yun yung sabi ko nga, bakit hindi ko talaga makakalimutan yung lugar na to. Sabi nga na iba, ano pa ginagawa mo dun? Lano mo. Siyempre, pero hindi nila naiintindihan. Hindi yung financial o yung pera, sabi nga, bonus lang ng Panginoon niya na ibibigay sa'yo. Ako, kung tutusin sa buhay ko, sabi ko nga, noon talaga, may marami ho akong pera. Pero hindi ko naman sinasabing wala akong pera. May dumarating. Kung ikukumpara mo naman ho sa dati, sabi ko nga ho, ang palitan ng pera sa panunungkulan ng bagong presidente, ng nakaraang presidente, halos kalahati ho ng palitan ng pera namin ang nawawala. Inyo na patong-patong ho, nagkasakit ang tatay ko. Kumisan ho, pag kinukwenta ko yun, hindi ko alam kung saan ko kinuha ho yung pera na yun. Ganun pong kabuti pang nun. Bagamat may tumulong, hindi ho ganun kalaki ang naitulong sa akin. Kaya, salamat sa Panginoon kasi yun yung napakahalagang bagay na nakukuha ko sa lugar na to. Kaya nga ho kumisan, sabi nga ng iba sa akin, huwag kang pupunta doon sa bahay na, naku, pag nagdadasal yun, hindi ka pagbubuksan. E, totoo naman ho yun. Kasi ayoko na-istorbo kumisan kasi nawawala ho yung konsentrasyon nyo, di ho ba? Kaya nga sabi ko nung time na yun na hindi umuwi ang asawa ko, nandiyan pa yung kung kailan nasa ospital ang tatay mo eh, yung sa edad na 90 plus na lola mo eh, babawiin yung lupang binenta. So, ang sabi hindi niya binenta. Ganun yun yung unang pinakamasakit. Yung hulukohin kako ko ng aking mga kapatid, tanggap ko kasi may bisyo. Pero yung edad may 90 mahigit, wala kang bisyo, hindi ka nag-uulyanin. Ay, hindi ho tama yun, di ho ba? Pero ako'y bilang apo, ikaw ang nakakaunawa, yan ay lupa lang, yan ay pera lang, mababalik din sa akin. Sabi ko, sige, sayo na. Pero, kaya nung siya'y namatay, ang sabi ko, patawarin siya ng Panginoon kasi hindi maganda ang kanyang iniwan sa kanyang mga anak. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi ho pala tama ang laging sumusunod sa magulang. Lalo na sa tungkol sa financial at pagbibigay, kasi puro sila, o sige, hayaan mo na kawawan. Hayaan mo na, puro ganun. Eh, hindi ho pala tama yun kasi nakapagtutulak tayo sa masamang bisyo. Ako ho, totoo lang, no? Ako'y pumunta ng Japan, ang mga kapatid ko matitino. No, ako'y bumalik nang galing Japan, naging puro addict ko. Totoo po yan. Lahat ng ipinundar kong tricycle para sa kanila, ibinenta. Pinagpalit ng drugs. Pinaggawa mo ng tirahan. E paano, kano ba magpakabit ng kontador? Di ba? Mahal. Hanggang may apartment ako, naubos ang kontador. Kasi, sisingili na yung umuupa, di ba ibabayad, hanggang sa naputol. Kaya ang sabi ko, manghuli ng alitap-tap at gawing ilaw. Ganun ho ba yung ibig kong sabihin, pinundar mo, sila rin naman makikinabang, hindi mo naman kinukuha, pero pinababayaan nila. Kaya sabi ko nga, Ama, ako naman ang hihiling sa'yo. Gusto kong magkaroon ng pribadong buhay. Yung 20 taon siguro ay sapat na para sa pamilya ko. Yun namang nalalabi,
sa amin namang mag-anak, hindi ko naman sinasabing tatalikuran ko magulang ko. Kaya lang, nasa tamang proseso na dapat. Kaya yun po yung natutunan ko dito na sabi nga hindi tayo Diyos. Sabi ko nga lagi tuwing nagdadasal ako, Ama, hindi ko man sila ngayon mabibigyan ng material na bagay mga kapatid ko, katulad ng dati. Pero ikaw na po ang bahala sa kanila. Ang pangarap ko para sa kanila, kaka, mabuksan sila, makilala ka. Pero ngayon hindi ko sila binibigyan, nabubuhay naman ho. Ganun ho pala eh. Kailangan katigasan mo. Meron nga akong kapatid, hindi ko na pinapupunta sa bahay hanggang addict siya. Hindi ko ho talaga pinagbubuksan kasi mainam ho pala. Kasi no, pagpupunta sa akin, kung ano-anong drama, umiiyak, ganun-ganere. E ako naman yung mahahabag, bibigyan mo. Pero sa bisyo. Sa bisyo naman ibibigay. Ganun po yung pagkilos ng Panginoon sa lugar na to sa akin na talagang sabi ko nga, hindi na sayang yung matagal na panahon kung palalagi dito na hindi ako agad nakapunta sa asawa ko. Kasi kumbaga, pakiramdam ko eh, itinuro sa akin ng Panginoon ang tamang proseso kung paano mo hahawakan yung biyayang bigay sa'yo, kung paano mo itang ibabahagi lang ng tama sa mga mahal mo sa buhay. Kasi po, ang ibang tao, lokohin kanyang maaring kapiraso lang o mahihiya. Isang beses lang, hindi na magpapakita sa'yo. Pero pagka mahal mo sa buhay, ang katwiran, hindi sila matitiis. Kaya minsan, pag ho ako'y walang pera, iniisip ko na lang, may dahilan minsan ng Panginoon kung bakit yung mga bagay na hawak ko, binabawi niya sa akin unti-unti. Nung minsan sinabi nga sa akin ng Panginoon, siguro napansin, nung aking nagpa-bless sa mahal na apo, hindi ko man sinasambit. Totoo nga, siyempre, banal na espiritu talaga ang dumadali sa mahal na apo. Huwag mong alalahanin, anak, ang lahat ng nawala sa'yo. Lahat na yung ibabalik ko, higit pa sa nawala. Yun man po eh, ibigay mat hindi sa akin ng Panginoon, merong higit na ibigay sa akin ng Panginoon, yung kapayapaan ng isip, puso't kalooban, kahit konti pera mo, eh, sabi nga, natatanggap mo kung ano na lang yung meron sa'yo, nabubuhay ka ng maayos. Eh, nun nga, malaki din palitan ng pera, kinakapos pa rin ako. Ngayon, maliit ang palitan ng pera, sabi ko nga, buhay pa rin ako. Pag kinukwenta ko hong lahat, saan ko kinuha kaya yung pera na yun? Ganong kabuti pala ang Panginoon. Hindi mo mamamalayan yung mga bagay na mabibigat na dumarating sa buhay mo, eh nakasasadsad ka pala. Na pag natapos mo na yung problema na yun, para bang isang saglit lang, sabi ko nga, di ba lagi sinasabi ng mahal apo, ang 1,000 taon sa tao, pag ibibigay sa'yo ng Panginoon, 1 segundo, 1 iglap lang. Kaya ganun po, kaya ngayon po yung matagal na pag-iintay ko para sa amin ng anak ko, parang hindi ganun katagal. Sabi ko nga, hindi pa ako pumupunta sa bansang Japan, pero pakiramdam po, hindi siya ganun talagang katagal. Kaya sabi ko, napakadakila talaga ng Panginoon. Kaya nawa po sa pagbalik, kung sakali mang hindi mang agad kami makabalik. Sabi ko nga, Ama, kung paano mo ko nung unang pumunta sa Japan, hindi mo ko hinayaan mawalay sa iyong feeling. Lalo't higit ngayon na binigyan mo ko ng 9 na taon na ikaw ay kilalanin. Eh huwag na akong higit mawalay sa iyo kasi nakakahiya naman po. Sabi nga, higit na kasalanan yun, di ho ba? Na nagising ka na, eh alam mo na yung tama, eh papunta ka pa ba sa mali, di ho ba? At saka ang importante, ito pa ako kinatutuwa ko eh. Yung aking asawa, minsan hindi ho nagpupunta dito yan. Kung idulog ko sa mahalaa po yung picture lang. Pero nung pong sabi nga niya sa akin, ako'y nahihirapang magdesisyon kung saan ba kayo mag-aaral yung anak mo. Ano ba sabi ng ubatsyang? Ang unang isip kong ubatsyang, yung nanay ko, yung pala, yung ubatsyang eka sa Pampanga, yun pala ang mahal na apo. Tingnan nyo na, hindi ho niya nakikita ang mahal na apo, pero naniniwala siya sa mahal na apo. Kaya maraming po salamat talaga sa mahal na apo, sa Panginoon, sa mahal na apo na tinanggap niya yung ganitong gampanin, gawain na talagang napakabigat, hindi ganong kadali. Di ho ba? Mag-isang mga alagad, lahat ng bubuo ng kapatiran, divine mercy, na talagang tinanggap nila yung ganitong gampanin na hindi ganong kadali. Kahit mano ako eh, isang tagasunod na matagal na, eh pagka pinagmamasdan ko sila, sabi ko na ako talagang mabigat, mahirap. Kasi tatalikuran mo, walang ang oras sa pamilya mo. Ilalaan mo ang sarili mo sa ganitong gawain. Di ba, pagtatawanan ka pa, huhusgahan ka pa ng tao, ganun. Kaya sabi ko, napakabigat ng kanilang responsibilidad. Kaya ako,
proud ako sa mahal na Apo kasi tinanggap niya to eh. Ako pag tinanong ng Panginoon, sa ngayon, sabi ko nga, Ama, pag dumating ang panahon, ako'y tinawag mo sa ganito, lahat ng dinadalangin, tipuin po ang puso't isip ng anak ko, ng asawa ko, na matanggap nila yung ganitong gawain. Kasi ayoko na may kukontra. Kasi mahirap yung may kukontra sa isang pamilya, di ba? Naguguluhan ang isip mo. Kaya ngayon, lagi ko sinasabi ko sa anak ko, matuto ka sa sarili mo. Hindi, maaring pagdating ng panahon, hindi na kita maaasikaso ng katulad ngayon. Dahil, alam mo naman ang pangarap ko, anak, sabi ko nga sa kanya, ang magsimba. Yun po lagi ko sinasabi ko sa anak ko. Kaya mag-aral kang mabuti. Tahakin mo yung pangarap mo at huwag kang makakalimot sa Panginoon. Dahil pagdating ng araw na ako eh, ikaw'y okay na. Marahil ka ako, hindi na ako makakatangging maglingkod sa Panginoon. Yun po ang lagi ko sinasabi sa anak ko. Eh sabi naman ho niya, ibibili kita ng kotse, mami, para meron kang service. Salamat po, Panginoon. Okay, that's very good. Magandang binahagi mo at pinakilala mo dito kung paano kumilos sa Panginoon sa buhay mo, sa inyo ng anak mo, sampo ng pamilya mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Okay. Sadyang ang Panginoon ay kumikilos ng hindi mo namamalayan, gaya ng sinabi niya, yung matagal niyang iniintay, yung pala isang iglap lang, ganun lang pala kadali. At totoo po yun. Kung minsan po sa ating paghiling sa Panginoon, kapag ito daw po ay marapat, ipagkakaloob agad. Kapag naman daw po kailangan mag-antay ka, magnilay ka pang higit. Subalit may pagkakataong hindi niya binibigay sapagkat hindi sadyang marapat para ito sa iyo. Amen po ba doon? Kanya po huwag kayong magtatampo kung ang inyong hinihiling sa mga oras na ito, hindi niyo pa nakakamit. Ibig lang pong sabihin, magbatap pa ng konti upang maramdaman ng Panginoon ang inyong pagsusumakit ng may katapatan. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Sa oras pong ito ay nais kong kaptawagin ang aking kapatid na bunso upang gisingin ang ating diwa sa inyong pagkakaupo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa isang kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pagkilos po ng ating Panginoon, ano po, pagkilos ng Diyos ang ating tema. Kaya po ako nagluwat doon ay niisip ko yung isang kanta, ano po, na akma dito kung papaano po. Kaya lang nakita ko si Tito Rick na siya kanya ko po narinig itong awitin na ito. Kaya po inihahandog ko sa kanya ito at sa ating pong lahat at syempre po sa ating Panginoon. Sa diyang wagas, isang paglinga na bibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng dakang tina, tanging sa'yo wala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw pa lang may hawak, susi sa likayamang pagkailanman. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin ang niningin. Ikaw pa lang kailangan,
tugon sa aking kasal. Gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok ba? Ika'y nakaalalay. Kaibigan ka hindi malilimutan. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pagkahasa. Tila isang ngiti na sa akin at niningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking kasal. Gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'ng man kadalas na kita'y talikuran na sasal. Pagpapatawad ay ata lagi mong lakang kailan pa man. Ikaw pa rin handa ako tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pagkahasa. Tila isang ngiti na sa akin at niningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking kasal. Gabay at pagmamahal. Abay at pagmamahal na wala hanggan. Iwan mo ba? Sadya pong ang pakilos ng ating Panginoon ay araw-araw mararamdaman sa mga taong numanamnam. Amen po ba? Lalo tikit sa mga oras ng pagdalisay kung paano tinura na ating facilitator na ang wika niya, ang kanyang tema ay pagdalisay. So nag-iisip ako na kaya siguro pumasok din po yung awit na yun. Ano po, na kung paano pong mas lalo mo siyang mararamdaman kapag may pagdalisay. Amen po ba? Sapagkat tuwirang dadamhin mo siya eh. Tuwirang hahanapin mo siya kung paano siyang kikilos na mahiwaga sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya damhin po natin ang pakilos ng ating Panginoon nang sa gayon di tayo mahirapan sa ating pamumuhay. Amen po ba? Marami pong salamat. Salamat po sa iyo, kapatid. Ikaw nga po, Panginoon, ang tugon sa bawat kaganapan sa aming buhay. Ngayon naman po ay nais ko ibigay sa inyo ang isang kapatid na kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay ay magaang niyang naisasadsad ang araw-araw. Kaya po't palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na J.R. Cao. Salamat po muli, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakarami po nating napulot sa mga nagbahagi. Kagaya po nung si kapatid na hindi po siya kilala, na binahagi po niya yung pagkilos ng Diyos na isang ginawa rin ng Panginoon. Bakit ba natin nakakaya yung bagay na sa dating buhay natin eh, hindi natin nakakaya? Yung po mga kapatid, yung pagkilos ng Diyos na hindi natin nakikita. Na dati, bagabag tayo sa bawat araw. Subalit nung kumilos ang Diyos, bakit nagagawa natin yung patag, nagagawa natin yung bagay na hindi tayo nag-aalala sa bukas? Sapagkat yun nga po ang Diyos, hindi natin nakikita na kumikilos sa ating buhay. Ganun din po sa aking buhay, isa lang po ang pinabatid ng banal na Espiritu na nasa buhay po pala ng isang tao, kagaya po sa akin na naganap na masasabi mong kumikilos ang Diyos sa buhay mo na hindi lamang sa material na bagay na sinabi nung isang nagpahayag na ang pangangailangan ng tao
dito sa lupa ay dagdag lang ng Panginoon, sapagkat bilang may katawang lupa, kailangan natin yan. Subalit ang napakahalaga na ginawa ng Diyos sa buhay ko, na pagkilos niya, yung araw-araw na pinananabagin ko yung bawat salita at mensahe ng Panginoon, na kapag naramdaman pala ng bawat isa sa atin, doon natin masasabi na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Yan po ang katotohanan na mahirap unawain, sapagkat pagka ang Espiritu wala sa'yo, hindi mo maunawaan yon. Sapagkat kapag sa daong ito, tinawag ka ng Panginoon, wala kang alam, hindi mo alam kung ano yung aabutan mo. Subalit sa isang iglap, naramdaman mo ang banal na Espiritu sa bawat isang tumitindig, higit lalo sa katawan ng mahal na Apo Kunching, doon na nag-uumpisa ang pagkilos ng Diyos. Na ayon nga sa tema ng ating kapatid, hindi lamang sa material na bagay na natatanggap nating biyaya, dagdag lang ng Panginoon yon sapagkat yun ay kailangan natin. Na sinasabi niya na isa lang pala ang kailangan ng tao, na pilit ko rin pinagsusumakitan mga kapatid kung paano mo nakikita at ginagawa ng Panginoon ang hiwaga sa buhay mo. Palitan mo ng katotohanan ng panghigit. Sapagkat bilang isang lingkod, ako po nagdinilay din na totoo na ba yung ginagawa kong paglilingkod. Sa atin pong lahat, mga lingkod at mga kaps, lahat po tayo, napakahalaga po pala ng pagdinilay sa sarili natin, na baka yung paglilingkod natin na hindi naman pala tayo nakatugma do sa gusto ng Panginoon. Isang napakahalagang itinuro po ng Banal na Espiritu sa dakong ito, na bawat ginagawa natin, bawat tinutupad natin, meron tayong pagninilay sa ating sarili upang makita natin yung katotohanan ng Diyos, na sa paglilingkod natin nakakatupad tayo ng tama para sa Kanya. Kaya sa buhay ko, marami nang ginawa ang Panginoon sa aming buhay, na sabi ko nga bilang isang padre de pamilya na kailangan kong maghanap buhay, pinili ko ito. Sapagkat nung tinalikdan ko lahat na kumilos ang Diyos, na siya ang nag-alis ng mga bagay na dati kong ginagawa, walang pagsisisi, sapagkat ang katotohanan, kapag pala ang Diyos ang higit lahat sa buhay mo, ipakikita niya yung katotohanan na Diyos na buhay nating siyang pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, nasabi ko nga, sa bawat pagbabahagi ng isang tinatawag, mayroon tayong mapupulot, na napakarami nating mapupulot, na hindi natin dapat tinignan yung katauhan, sapagkat ang ibinabahagi mga kapatid, yung pong ginagawa ng Diyos sa bawat sarili ng tinatawag ng Panginoon. Nasabi ko nga, tatayo ka sa harapan, magsasalita ka ng hindi katotohanan, sino ang magdadala at sino ang mananagot, ikaw na mismo na ginamit mo yung sarili mo na hindi sa kalooban ng Ama. Yan po ang Banal na Espiritu na sa tuwi na itinatayo ko sa manda ko na hindi ko kayang gawin kung sa sarili ko, na hindi ko kayang sabihin kung walang pinaganap ang Panginoon. Buhay ang Diyos, mga kapatid, na lagi na lang na talagang masasabi ko na hindi lang sa sarili ko, sa lahat ng mga kapatid kong kasama kong naging lingkod, nasabi ko nga, sa dakong ito, personal mong sarili, kanya-kanya po tayo. Maging kaming mga magkakapatid na binigyan ng karapatan ng Panginoon, kanya-kanya rin po kami. Kanya-kanya ng pagtupad, kanya-kanya kung paano ka tumupad, tinitingnan ng Diyos kung nakakatupad ka nga ba ng totoo. Yan po ang katotohanan na laging sinasabi ng Banal na Espiritu, na ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo kung totoo yung ginagawa mo. At kapag ginamit ka ng Panginoon, siya rin po ang magsasabi sa iyo ng katotohanan, na hindi ka bibigyan ng bagay na hindi mo kayang gawin, na hindi ka bibigyan ng isang bagay na mahihirapan kang tumupad. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, ang habilin ng mahal na Apo Kunching, hindi siya ang pinaglilingkuran natin, sapagkat yun ang katotohanan. Ang gusto ng Ama, sa pagtawag niya sa atin sa dakong ito, makinabang na tayo. At doon makikinabang tayo, doon sa hindi nakikita, doon sa hindi natin nakikita, na ibinibigay sa katotohanan ng mahal na Apo Kunching.
Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa iyo, kapatid, sa maganda mong ibinahagi. Mga kapatid, huwag po tayong makampante kung ano ang ating nakakamit sa buhay. Alalahanin po natin, ano man ang ating nakakamit sa araw-araw, sa pasimula ng pagmulat ng ating mga mata, ito ay kalooban ng Panginoon at ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Tayo po ay magsitayo upang awitin ang itinuro sa atin ng Panginoon.